you can see guys, sobrang lambot ng aking buhok. Actually, mas malambot siya today kaysa yung mga days na nagko-conditioner lang ako. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, may share ako sa inyo na isang hair care routine na pwede nyong gawin once a week para mawala na yung mga split ends na yan at yung damaged hair. Kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginagawa, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So for today's video guys, pag-uusapan natin, paano nga ba nawawala ang split ends natin? And of course, paano natin ma-maintain na healthy ang ating hair at hindi ito maging damaged kahit tayo ay lagi nagbi-bleach or lagi nagko-color ng hair? Bago ko pakita yung routine na sinasabi ko sa inyo, syempre kailangan muna nating malaman ano nga ba ang split ends at saan nga ba ito nanggagaling. Pag sinabi nating split ends, as in yung strand, yung one piece of strand ng hair nyo, nakasplit siya. Marami actually iba't ibang klase ng split ends, pero mapapansin mo siya kagad kasi nagmumukhang dry lalo yung ends mo at mas mukha siyang damaged kesa doon sa mids and sa may root area mo. Bakit nga ba nagkakaroon tayo ng split ends? So marami actually causes ng split ends bukod pa sa poor diet mo or yung mga food na ini-intake mo, nakaka-cause din ng split ends ang exposure natin sa UV rays. So pag tayo ay lumalabas at medyo mainit, nakaka-cause din ito ng damage sa ating buhok. Kapag ikaw ay lagi nagbo-blower, nagpa-plancha, nagkukulot ng buhok at merong heat na dumadapo sa mga strands ng buhok mo, nakaka-cause din ito ng split ends. Another one is kapag nagta-towel dry ka ng hair at nagko-cause ka ng friction, yung kinukuskus mo ng tuwalya yung buhok mo kapag tinutuyo mo siya. Oh no, 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 huwag mong gagawin yan. Kasi ang buhok natin kapag wet, mas fragile ito. So pag kinuskus mo siyang gano'n na masyadong harsh, pwede itong mag-cause ng damage sa buhok and eventually magkaroon ng split ends. Pag sumobra ka rin sa pagsusuklay at parang minuminuto lagi mo binabrush yung hair mo, nakaka-cause din ito ng split ends. So ang dami rin palang reason no, kung bakit nasisira ang ating buhok. And of course, isa pa dito ay ang hindi mo paggawa ng isang hair care routine na nakakatulong para maging moisturized ang buhok mo. Paano nga ba mawawala yung split ends mo? Unfortunately guys, kapag meron ka na nakikita ng mga split yung ends ng strand mo, the only way to get rid of it is to cut it or itrim mo yung buhok mo. Pero ang good news ay pwede mo siyang ma-prevent na umulit siya uli. Kasi nga yung iba kahit ginugupitan na siya, dahil hindi pa rin maayos yung buhok nila or damaged pa rin, nagkukos pa rin ng split ends yung mga natirang buhok. So, ang bottom line guys, kapag gusto natin na maiwasan na ang pagkakaroon ng damaged hair and also ng split ends, ang kailangan lang natin ay maging hydrated ang ating buhok. So, syempre, kapag ito ay natutuyo, di ba, at mainit din ang panahon, nagiging puffy minsan ng buhok natin or frizzy dahil kulang siya sa moisture and sa hydration or sa tubig. Kulang siya sa tubig. So, ito na-discover ko na hair care routine ay nangangailangan ng iba't ibang klaseng mga oils na maganda sa ating buhok. So, kung gusto nyong gayahin itong hair care routine na ito, iiwanan ko sa description box below yung mga products na ginamit ko para magawa ko siya. Okay, magsisimula tayo sa paggamit nitong castor oil. So, I got this 100 Pure Castor Oil from Lux Organics at ia-apply lang natin siya sa ating root area. So, as you can see, dahil nasa dropper siya, madali mo siya maa-apply sa anit mo and mag-section ka lang ng hair siguro mga 1 inch apart or 2 inches apart tapos lalagyan mo yung anit mo ng castor oil. Don't forget na kailangan imamassage mo rin yung buhok mo para masigurado natin na lahat ng parts ng iyong root area ay nalagyan ng oil. Ang castor oil guys ay maraming benefits sa ating hair. Iiwanan ko yung video ko tungkol sa castor oil. Naggawa rin ako ng video tungkol dito at nagamit ko na rin siya overnight. Once malagyan mo na ang lahat ng parts ng root area mo, massage it gently para ma-stimulate din ang hair growth dahil sa circulation ng ating dugo sa anit. Kapag okay na ito, ang susunod nating ia-apply na oil ay argan oil naman. So this one is for the mids and the ends.
This is from Lana PH. Actually, nilalagay ko siya sa mukha ko, pero ang argan oil ay pwede rin sa buhok. So, ito 100% pure argan oil siya. So, tinry ko na rin siya sa buhok ko. Hindi mo naman kailangan ng maraming oil. So, mga 2 pumps lang ang nilagay ko. At in-spread ko siya muna sa aking kamay bago ko siya hinagod sa buhok. Since ang pinaka-fragile na part ng buhok natin ay madalas yung pinaka-dulo, make sure na nalalagyan mo rin ng argan oil yung ends ng buhok mo or yung pinaka-tip. Pagkatapos nito, gumamit kayo ng comb para masigurado natin na lahat ng oil ay nalagay sa ating buhok from roots to tips. Pwede kayong gumamit ng shower cap para matakloban nyo ito, pero since oil nga siya, hindi naman siya actually matutuyo sa buhok. Iwanan nyo lang ng 30 minutes. And punta na tayo sa CR dahil babanlawan na natin ito. After 30 minutes, tayo ay gagamit ng clarifying shampoo or pwede rin na anti-dandruff shampoo kasi itong mga shampoo na ito ay cleansing agent siya. So, makakatulong siya para matanggal natin din yung mga sobra na oil, lalo na't marami tayong nilagay na oil sa buhok natin. Bago ka mag-apply ng shampoo, make sure ilalagay mo muna ito sa iyong palm at i-rub mo muna para ma-emulsify. So, parang pabubulain muna natin siya sa ating kamay bago natin i-a-apply sa ating root area. So, again, simulan nyo muna lagi ang pag-shampoo sa root area. And since naglagay tayo ng argan oil sa lahat ng buhok natin, kailangan din natin mabawasan ito para hindi naman maging oily after. Kaya yung natirang shampoo, yun lang ang hinagod ko sa mids and ends. So, ang pinaka-focus ko talaga guys ay yung aking root area lang at dun lang siya bumula. Pero hinagod ko pa rin yung shampoo sa mids and ends ko para lang mabawasan yung oil from the argan oil kanina. Rinse thoroughly and ang ating last step, para madagdagan uli ng moisture ang ating buhok and make it hydrating, gumamit tayo ng hair mask or ng conditioner na moisturizing. So, ang pinili ko today ay ang aking Good Locks Nourishing Hair Mask kasi ito ay hydrating and bukod doon, meron din siyang UV protection. So, sinabi ko nga kanina guys, diba, yung araw ay nakakakos din ng split ends. So, makakatulong pag yung mga products na ginagamit nyo ay may UV protection din. Since ang dami ko ng oil na nalagay kanina, iniwanan ko na lang ang hair mask sa aking buhok ng mga 5 to 10 minutes. And then rinse thoroughly and tayo ay magta-towel dry ng hair na at tutuyuin na natin siya. So ako, hindi na ako nagbo-blower para rin maiwasan ng heat. Gumagamit lang ako ng electric fan at tinatapat ko yung aking buhok. So as you can see guys, sobrang lambot ng aking buhok. Actually, mas malambot siya today kaysa yung mga days na nagko-conditioner lang ako. Mas extra malambot siya ngayon at bagsak ang buhok ko dahil doon sa mga oils din na nakakatulong para maging mas moisturize ang ating buhok. Simple lang siya guys, no? Pwede mo siyang gamitin once a week or kung kailan mo napapansin na medyo nagiging dry na yung buhok mo para ito ay masanay at ma-prevent din natin yung pagkakaroon ng split ends. Alright guys, so that's it for this video. I hope you like it and sana may natutunan kayong bago. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!